Nananatiling sarado ang tinaguriang Baseco Beach sa Maynila. Kaya't ang mga tindero sa paligid, kani-kaniyang diskarte para sa kanilang pamumuhay. Yan ang ulat ni Benji Durango. Sa edad na 55, pagbebenta ng halaman ng pantawid gutom ni Nanay Lourdes ng Baseco Port Area, Manila. Ang halaman na hawak niya ngayon, nabili raw niya ng 250. Kapag naibenta niya ng 350, may budget na pantanghalian hanggang hapunan. Pambili ng bigas, kung may bibili, may swerte, okay lang. Kung wala naman, nagtitinda ako ng mangga. Maraming racket si Nanay Lourdes, lalo't nag-iisa lang siya sa buhay. Ang paghahalaman, stress reliever na rin ni Nanay. Kung anong isip mo naman ng problema mo, hindi mo kayang dalhin, yan ang maganda, tatanim mo sa mga halaman. Tulad ngayon, sarado sa publiko ang Baseco Beach, nakatabi lang ng kanyang tindahan. Dahil walang tao, tanghali na, wala pa rin siyang benta. Kaya inilabas na lang niya ang balsa, lambat at banyera, manguhuli na lang daw siya ng isda sa Baseco Beach. Tahimik kasi ngayon sa Baseco Beach, buhat ng iutos ng DNR nitong nakaraan lamang na isara muna ito dahil sa mataas na level ng fecal coliform. Isang uri ng dumi sa tubig na pwedeng panggalingan ng iba't ibang sakit. Bantay sarado ngayon ang PNP Maritime Police sa mga entrada papasok ng Baseco Beach. Di pwedeng lumangoy yung mga taga rito kahit ang mga dayo. Ang pinapayagan lang makapasok, Sangganot. Ang mga manging isda't mananahong tulad ng grupong ito. Diyan po kami nakuha kaso malalim ngayon, wala po kami nakuha. High tide po kasi. Sa kondisyon ng dagat sa kanila, patatagan na lang daw ng sikmura. Pag-ahon mo, maputi ka agad. Pag-ahon mo? Maputi ka agad. Bakit? Ati, sobrang masarap fresh na fresh. Matatawa ka na lang din talaga dahil kahit araw-araw na itong nililinis sa mga river warrior tulad ni Mang Ferdy, may mga lumulutang pa rin na ilang kalat sa dagat. Ang Baseco Beach, nasa buka na lang ng Baseco Lake na karugtong naman ng Pasig River. Kaya mga duming galing ng Taytay, Mandaluyong, Pasig, San Juan at Maynila, dito lahat bumabagsak. Ngayon lang medyo nakakahinga-hinga sa basura ang Baseco Beach. Dati po marami po dyan, sir. Talaga nga ako sa mga basura. Ang balsa na ito, humahakot ng 300 sako ng basura araw-araw sa Baseco Beach. Pero ngayon, nabawasan na. Nasa 150 na lang. Karamihan po mga plastic, yung mga gulong, kahoy, yung mga styrofoam na Si Marvin, 3 taon ng tagalinis ng beach. Bagamat hirap sa trabaho, umaasa na tuluyan ang bubuksan sa publiko ang bahaging ito ng dagat na walang inaalalang peligro sa kalusugan. Hindi man ngayon, pero sana lang daw, maabutan pa niya. Mas maganda, mas natin ngayon, na nakikita mga ibang lugar na magaganda. Sana mas maigit pa ngayon ang Baseco. May mga solusyon naman silang ginagawa. Namimigay sila ng mga sako sa mga residente para gawing basurahan. Ang mga pasaway naman na mahuhuling nagtatapon sa Baseco Beach at Baseco Lake, ikinukulong at pinagko-community service. Kasabay ito ng pag-asa na sana isabuhay ng mga tao ang disiplina na hindi nadudumihan pa ang ilog at dagat. Kaya naman po yan siguro kung pagkaano. Anong gagawin para kayanin? Tulong-tulong lang, sir. Para ang mga tulad ni Nanay Lourdes at ang tropang Sangganot na pare-parehong umaasa sa biyaya ng karagatan, hindi na uli mapapagsarhan. Benji Durango, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.